Subscribe kayo, Janice Leander Vlog. Ito mga kababayan, at may napansin po ako dito sa ating Manila Bay or Baywalk mga kababayan. At nakikita nyo po ba itong puno ng nyug? So kasi dito na side po ay walang puno ng nyug mga kababayan. At ito na nga po ay nataniman na po nila ng puno. So yung mga kababayan, oh, napansin ko lang po. Ayan. So, doon kasi na side po, ayan po, ang tataas na ng puno ng nyug. At dito naman po na side, ayan po, yung papuntang Manila Yaklap. At ito na nga po ay kinaniman na po nila ng nyug mga kababayan. At nalinis na rin po yung ating mga halaman. Ayan, salamat po sa ating PDO na araw-araw po na naglilinis po na ating halaman dito sa Manila Bay. At ito na nga po ay nataniman na po na nila ng nyug mga kababayan. Ayan po. Ang PDO po yung ating naglilinis po dito, sila po yung nautusan ng ating Mayor Scott Moreno po. Ayan po. Oh. Ayan. Ilang puno po ng nyug po ito mga kababayan. Naitanim po dito. Ayan ang ating update po dito. Kasi nga po, maganda talaga pag may tanim po na puno ng nyug. Kasi nga po, sa center po siya na daanan po na mga tao na pag nakita pa, ang ganda po pag may puno ng nyug dito mga kabayan, para pag mainit, ayun nga po, at may masisilungan o may mag-aano ng araw mga kababayan sa mga namamasyal po dito. Ayun po yung isa, oh. Isang ibig sabihin lang po nito ay hindi natutulog po yung ating gobyerno mga kababayan, dahil puspusan po at hindi po sila nawawalan ng mga proyekto na para ikahaganda po ng ating Manila mga kababayan. At papansin nyo nga po ay wala na po vendors. Ayan po mga kababayan, at makikita nyo na lang po at walang kalat. Ang makikita na lang po natin ay mga dahon ng puno na lalagas po sa kan sa puno ng ating dito sa Manila Bay. Ayan po. So, napakalinis po tingnan mga kababayan. Magulat po kayo sa mga nangyayari dito sa ating Manila Bay ngayon. Dati po ay puno ng vendors o maraming vendors na makikita dito sa ating Manila Bay or sa gilid po ng Baywalk mga kababayan. At pati nga po ang mga puno ay ginagawa na nilang bahay. So, ayun po mga kababayan, dahil nga po na tuloy-tuloy po yung construction dito sa ating Manila Bay, at yung ating construction po dito sa pagpapaganda po ng ating Manila Bay ay nababalitaan nyo po sa ibang vloggers na nawawalan po sila ng gamit sa kanilang barracks. So, hindi naman natin alam kung sino po yung kumuha, dahil nga po ay wala rin silang CCTV po dito. So, ayun po ay na-clearing po ang ating mga vendors, at salamat din dahil nalinis po yung ating Manila Bay, at sila rin po yung dahilan kaya marumi po yung daanan, makikita yung kalat, dahil nga po tinatangkilik din po ng namamasyal dito sa Manila Bay na bumili sa kanila mga kababayan. At
Ayun nga po, kawawa po sila dahil wala na silang mapagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Yun nga lang po kasi ay kailangan po talaga na tanggalin po sila dito sa Manila Bay. At may plano naman po ang ating DNR para sa kanila mga kababayan dahil pag natapos na po itong ating construction dito sa Manila Bay o sa rehabilitation ng ating Manila Bay, ang ating DNR Secretary Roy Simato ay may plano po para sa kanila na lalagyan po sila ng area po dito para makapagtinda. So, ayun mga kababayan, at yun ang mga plano ng ating DNR po. At para po sa ikaganda rin po ng ating kapaligiran dito sa Manila Bay, kasi yun nga po, maraming dumadaan at nakikita po na pinapaganda po ng ating mahal na Pangulo yung Manila Bay. So yun nga lang, at nandyan po yung ating mga vendors na kakalat-kalat para pang naman talaga po tingnan. So yun nga po, at sa tulong po ng ating mahal na mayor at sa kanya mga kawani, sa mga city engineering, na malinis itong ating baywalk mga kababayan. At araw-araw din po nila na at yung ating PDO po, PDO ay tinatanggalan po ng damo yung ating mga halaman dito sa Manila Bay. Kaya ito po, wala na pong damo at maganda na po tingnan mga kababayan. At yun nga rin dito sa gilid po ay dito sa Remedios Street mga kababayan, dito po talaga ay pasyalan po talaga dito ng ating mga kababayang Manilenyo. Dito po, ito po yung area na tindahan po ng ating mga vendors, at isa tabi nga po nila ay barracks. So ayun mga kababayan, at tinanggal na nga po sila dito. At yung pansin nyo po ay malinis na po. Ayan. Ayan, ayun dito nga po yung barracks ng ating construction. Kuya, mamiming wet to. Hello, kuya. Mamiming wet ka na? Oo. Kababayan, at may ilan pa rin tayong mga street wheelers na tumatambay po dito sa ating Manila Bay. So, ito na po, tumaambo na po mga kababayan. At ito mga kababayan, yung punong malaki na ito, yung ating punong ng baliti. Baliti siguro ay napakakal. Ay binabahayin po ito mga kababayan ng ating street wheelers. So, ngayon po ay nawala na rin po sila mga kababayan. May dapit po doon sa taas. No? Ito po yung parating lang tinatambayan po dito, at dito po sila nagluluto yung ating mga street wheelers mga kababayan. At ayun nga po, salamat po sa ating
engineering dahil na-clearing na nga po ito mga kababayan at sana po ay hindi na po sila babalik para dumihan po itong ating Manila Bay at yung ating Team Mandaragat or DPS Mandaragat mga kababayan ay naglilinis na rin po sila dito sa gilid ng Baywalk mga kababayan. Pag tapos na po sila doon sa paglilinis sa dagat, ay dito naman po sila sa taas sa akyat para maglinis ng kalat po ng ating mga street dwellers. Ating mahal na Mayor Isko sa ating DPS Mandaragat na naglilinis araw-araw at sa ating kapulisan po na nagro-robin po dito araw-araw po sa ating Manila Bay para malinis nga po ito tingnan mga kababayan dahil nawala na rin po yung ating mga vendors at iilan na lang din po ang street dwellers na nandito mga kababayan. So hanggang dito na lang po ang ating update dito sa Manila Bay. Paalam po mga kababayan. Subscribe po Johnny's Leander Vlogs.